dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Kaya mo bang bumangon sa pagkakadapa at pagkabigo sa buhay at patawarin ng mga taong nanakit sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig ninyo sa inyong programa. Nagsimula ito sa isang storya na yung binasa at mula noon ay parati na akong nakikinig sa radio at sa YouTube. Dito ko din po ang kumanta ng sikat na kantang Provincial Jail dito sa Iloilo, kung saan ito ang naging daan upang siya ay magtagumpay bilang broadcaster hanggang sa ngayon. Tawagin niyo po ako sa pangalang John Ang. Pinagsama ko po ang first at middle name ko. May lahi po kaming Chinese. Ang aking lolo na ama ni mama ay isang pure na Chinese. Ako po ay tubong Iloilo City at merong kakambal. Uumpisahan ko po ang aking storya ng buhay. Nung ako po at ang aking kambal ay pinanganak dito sa siyudad ng Iloilo. Ako po ang pangalawang lumabas, Papa Dudut. 2 kilo lang ang aking bigat. Sobrang liit at ang sabi ng mga magulang ko, tula daw ng bote ng sakto. Ganyan ako kaliit. Para daw mababali ang aking leeg at maliit ang mga kamay at paa. Pero matyaga si na mama at papa sa pag-aalaga sa akin. May mga araw din na dinadala ako noon sa ospital dahil dadagdagan daw ng dugo ang aking katawan. Dahil sa sobrang liit ay walang makitang ugat sa aking braso. Ang sabi ng doktor ay sa ulo ako lalagyan ng dextrose. Na agad namang kinagalit ni Papa. Ayaw yon ng aking ama. Papa Dudut, saludo ako sa katatagan at katapangan ng aking mga magulang. Napalaki nila ako kahit ganon ang kalagayan ko. 4 po kaming magkakapatid. 3 ang lalaki at panganay ay babae. Nawalay sa amin ang aming kakambal dahil sa hiling ng kapatid ni Mama. Naipampun ito dahil walang anak na lalaki. Mula noon, Papa Dudut, ay magkasama kaming naglalaro ng aking kakambal at lagi niyang isineshare ang mga laruan na meron siya. Tulad ng mini pajero na sasakyan at minsan nga kapag pinapainom siya ng tita ng gatas ay tatakbo ito sa bahay at ibibigay pa sa akin. Hindi kami masyadong magkasundo ng ate ko noong maliit pa lamang kami dahil isip bata pa siya. Natural lang naman yon sa magkakapatid ang nag-aaway. Pero kahit na ganoon ay mahal na mahal ko si ate. Year 2001, 6 taong gulang ako noong nag-decide si na mama at papa na makipagsapalaran sa Maynila. Masakit dahil magkakahiwalay kami ng aking kakambal. Tumira kami sa siyudad ng Malabon. Squatter area at maraming tao at iba't ibang mga ugali. Papa Dudut, hindi na ako nakapag-aral ng kinder at diretso akong pina-enroll ni mama sa grade 1. Ang aking ina ang nagturo sa akin kung paano magsulat at magbasa. Isang likas na makulit ako sa loob ng klase at napapagalitan pa nga ako ng aking guro. Dahil hindi ako nag-i-stay sa iisang upuan. Uso pa nung elementary ako yon yung champurado ang sineserve ng mga guro sa mga estudyante bago ang klase upang magkalaman ang mga tiyan ng mga bata.
Meron pa nga minsan na hindi ako pinalabas ng aking teacher sa grade 2. Dahil sa hindi ko pagtapos ng aking pagsusulat, nanginginig na ako noon sa takot dahil sa pangamba na hindi ako makauwi. Ganun pa lang pakiramdam kapag napipressure ka. Kapag wala naman akong pasok ay nakikipaglaro ako tulad ng luksong baka, tumbang preso at kung ano-ano pa. Hindi pa kasi uso ang gadgets noon, Papa Dudut. Masarap ngang balikan ang batang 90s. Lalo na exposed sa labas at umaga hapon ang laro. Kapag walang pasok at bakasyon ay dalawa kami ni ate na sinasama ni Papa sa Laguna upang magbakasyon sa kanyang kapatid na babae at makalaro ang aking mga pinsan. 2002 nang pinanganak ni Mama ang aming bunsong kapatid na lalaki at 7 taon ang agwat ng aming edad. Noong panahon na yon, Papa Dudut, ay pinauwi kami ni Tito, kapatid at kuya ni Mama sa Iloilo upang magbakasyon ng 2 hanggang 3 buwan. Kapag summer na at doon ko nakakasamang muli ang aking kakambal. Laking gulat ko dahil sa pareho kami ng mukha. Bata pa kami noong nagkahiwalay. Year 2006, magko-closing na at mag-grade 5 na ako sa pasukan. Noong tumawag ang kapatid ni Mama na uuwi daw kami ng Iloilo dahil walang tao ang bahay na pinapagawa niya. May 3 palapag yon at dahilan kaya kami bumalik ng probinsya. Kahit masakit, Papa Dudut, ay nag-resign si Papa sa kanyang trabaho sa isang telecom company. Si Papa ay magaling na elektrisyan, karpintero at kahit na anong trabaho ay kaya niya tulad sila ni Mama. Dito na kami sa Iloilo nag-umpisa, Papa Dudut. Nag-enroll kami ni ate sa isang public school na walking distance lamang ito. Si ate noon ay nasa grade 6 at ako naman ay grade 5 na. Nung una ay mahirap mag-adjust dahil pag-aaralan ng salitang haligay noon na dialect sa aming probinsya. Papa Dudut, mahirap lang ang buhay namin, ngunit kahit magkaganon ay busog naman kami sa pagmamahal nila Mama at Papa. Minsan napapagalitan kami dahil sa katigasan ng ulo. Naalala ko pa, ang sabi nila dati na mag-aral kayo ng mabuti para hindi ninyo maranasan ang buhay na ganito. Papa Dudut, nagtiis kami ng 4 taon sa poder ng bahay ng kapatid ni Mama. Umuwi na ito galing Taiwan dahil sa isa itong OFW doon. Nakita na ang tunay na ugali niya. Oo, tumutulong siya, ngunit eto ay isinusumbat niya. Sa panahong ding yon, Papa Dudut, ay nagpunta si Papa sa Singapore. Nirequest kasi si Papa ng kanyang kapatid na pumunta ng Singapore. May time pa nga na nagpadala si Papa ng pera. At dahil humingi ng tulong ang kapatid ni Mama, ang may-ari ng bahay na aming tinitirhan noon, ay sa kanya na lamang ibinigay. Hanggang sa dumating sa point na siningil na siya ni Mama, pero imbes na magbayad ay siya pa ay nagalit kay Mama. Hindi naman nagtagal si Papa sa Singapore dahil tourist lamang siya at ayaw niyang malayo sa amin. Kami ay no permanent address, Papa Dudut, at ang aming pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay. 2010, Papa Dudut, nang kami ay tumira sa gilid ng daanan at kubo ito. Walang kuryente, kahit ilegal ay nag-jumper kami sa poste ng kuryente upang magkailaw ang kubo naming bahay. Pasalamat din kami dahil binigyan kami ng tito ng kapatid ni Mama ng poso para ito ay mapagkukunan ng tubig, ngunit bago ito dumating ay nag-iigib kami sa iisang bahay sa gilid ng simbahan na may poso. Araw-araw yon, Papa Dudut, kasama ang aking mga kapatid. Madalas kumakain kami ng walang ulam. Si Papa noon ay nasa construction. Si Mama naman ay vendor, nakatira sa amin ang lola ko. At dahil nga sa hirap ng buhay, Papa Dudut, may mga pagkakataon na nanghuhuli kami ng isda. Saka ito niluluto at minsan ay minimix namin ng mantika at toyo upang sumarap ang ulam. Madalas dugaw lamang na may asin ang kinakain namin. Si Mama at Papa ay maagang gumigising para magluto ng mga kakanin at ilako tuwing hapon. Mahirap palang maging mahirap.
Noong mag-high school ako ay nagbulak-bulak ko. Nagloko sa pag-aaral at inabuso ang tiwala ni Mama at ni Papa. May mga pagkakataon na hindi na ako pumapasok sa aking subjects para lamang mag-computer, maglaro ng basketball, chess game at tumambay sa bahay ng aking mga barkada. Natuto akong uminom at sigarilyo. Lahat ng ito ay inilihim ko sa aking mga magulang. 2 taon ako nagloko, Papa Dudut. Isang beses ay bumalik ng first year high school at isang beses sa second year high school. Minsan nga ay habang naninigarilyo ay nahuli ako ng kaibigan ni Mama. Gulat na gulat ako dahil kitang-kita niya kung paano ko hinawakan ng sigarilyo. Pag-uwi ko ng bahay ay sermon at palo ang inabot ko kina Mama at kay Papa. 2011 ay nagtapos ng high school si Ate. Masaya ang aming pamilya. Inalala namin nila Mama at Papa ang gastusin sa kolehiyo. Pero madiskarte si Ate. Naging working student siya at nag-enroll sa isang sikat na engineering school sa Iloilo. Kumuha si Ate ng kursong Information Technology. Kahit pa 30 pesos ang baon ni Ate sa araw-araw, ay hindi ito sumuko sa buhay. Basta makapag-aral lamang. Ako naman ay second year high school at nakikita ang iba ko pang mga kaibigan at kaklase na nagtapos na sa high school. Taong 2012, Papa Dudut, isang trahedya ang nangyari sa buhay namin. April 2012, Semana Santa, noong namatay ang kapatid ni Papa dahil sa sakit sa kidney. Gustong gusto ko nang pumunta ng Maynila dahil close ko si Tito, isang makulit at palabirong tiyuhin. Pero namatay sa edad na 29. Hindi nga kami nabigo dahil sa kuya ni Papa ay buong pamilya sa side ni Papa ang lumuwas ng Maynila. At dahil sa dami namin ay halos sakop na ang half ng bus. Nagroro kami, Papa Dudut, papunta sa Maynila. Pagod pero masaya dahil magkaka-reunion din kami ng mga pinsan ko na anak ng kapatid na babae ni Papa. Hindi namin naisip na patay ang pupuntahan namin. Nang makarating kami ng location kung saan ay nakaburol si Tito, ay sunod-sunod ang iyakan at panahon na din yon na nagsama-sama kaming magpipinsan. Bago ang libing ay uminom pa kami para remembrance. Si Tito ko, kapatid ni Mama, ay ibinurol sa Malabon at doon na rin inilibing. Pagkatapos noon ay umuwi kami ng Laguna at doon nagsaya at nagbanding ang magpipinsan. Mahigit 2 buwan din ang bakasyon namin bago umuwi. July 2012 naman, Papa Dudut. Isang masakit na balita ay namatay ang lola ko, ang nanay ni Mama, dahil sa komplikasyon sa kidney at sa katandaan. Masakit dahil mapagmahal si lola. At kahit wala na siyang pera ay ibibigay sa apo niya. Ang masayahin at mapagmahal naming lola. After ng libing ni Lola ay nag-decide ang nakakatandang kapatid ni Mama na ipasok sa trabaho sa Kapitolyo si Papa. Sa wakas, sa ilang taon na extra-extra sa construction ay meron ng permanenteng trabaho si Papa. Pagkalipas ng 1 taon, Papa Dudut, year 2013. Graduating na ako ng high school noong namatay naman ang mother ni Papa. At sa Laguna ito namatay. Sa 2 pagkakataon kami ay bumalik ng Maynila, sakay naman ng eroplano at banding ulit ang mga magpipinsan. Tinapos namin ang libing ni Lola at umuwi mula Singapore ang kapatid ni Papa ang gumaso sa amin noong pumunta sa Maynila sa magkasunod na taon. Si Lola na ina ni Papa ay hindi ko naging close pero napamahal sa akin. Umiyak talaga ako ng sobra noon. Second year high school ako, Papa Dudut, noong nakilala ko si Joy. Katabing bahay nila, Kambal, sa isang subdivision. Napaka-supportive ng aking kambal dahil siya ang nag-encourage sa akin na ligawan si Joy. Pero naging kami lang ng 2 linggo. At aaminin ko na hindi rin ako seryoso sa kanya. August 2013, Papa Dudut, ako ay nasa 4th year high school nang may ibinigay sa akin ang best friend ko na textmate. Jan, i-text mo yan, mabait yan si Ella. Mula nga noon, Papa Dudut, ay naging textmate ko na si Ella.
Si Ella, Papa Dudut, ay mas matanda sa akin ng 11 years. Noon din, Papa Dudut, ay ikakasal na sana siya sa kanyang fiancé, kaso ay pumunta ng Amerika at nag-asawa upang makakuha ng green card residence doon. LDR ang setup ng aming relasyon dahil siya ay taga Pangasinan at ako naman ay taga Iloilo. Hanggang sa niligawan at naging kami. Napamahal na si Ella sa akin, Papa Dudut, dahil sweet ito at lagi akong sinusuyo. Pinangako pa nga niya noon na pupunta ng Iloilo at dadalo ng aking kaarawan. Umabot ng isang taon ang aming relasyon. Nalaman ko na may sakit sa left side ng mata ni Ella at kailangang magpa-opera. Una, tutol ako, ngunit sa pakiusap niya ay pumunta siya ng ibang bansa. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na kami masyadong nakapag-communicate hanggang sa nawala na ang aming komunikasyon. Nagkataon din naman na nasira ang cellphone ko kung saan ay nakasave ang number ni Ella. March 20, 2014. Ito ang best day para sa akin. Dahil sa aking pagtatapos ng high school. Masaya. Sa loob kasi ng 6 na taon, nagtapos ako at hindi sumuko ang aking mga magulang kahit na nagloko pa ako. Mula noon, Papa Dudut, ay tinigil ko na ang aking bisyo at nag-focus sa pag-aaral. Nagdarasal ako na sana ay mapagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. God answered prayer talaga. Dahil tinawagan ako ng tito ko sa Amerika na kapatid ni Mama at nag-offer sa akin na pag-aralin ako hanggang sa makatapos. Hindi madali ang unang semester sa kolehiyo, Papa Dudut. Kumuha ako ng kursong computer education. Maraming struggle. Noong 2015 ay nagsimula ang hidwaan sa aking pamilya, Papa Dudut. Noong hindi na pumupunta sa bahay si Kambal at hindi ito namamasyal sa hindi namin malaman na dahilan. At doon nga umusbong ang galit ni Papa. Sinumpa na huwag pumunta ng bahay hanggang sa dumating ang taong 2017 na namatay ang isang kapatid ni Papa sa Bacolod. At request ni Kambal na pumunta. Ngunit hindi pumayag si Papa. Hanggang sa magkasagutan kami ng aking Kambal. Yun ang huling pag-uusap namin hanggang sa ito ay makasal noong 2018. Papa Dudut, umabot sa 4 na taon ang aming hidwaan at sama ng loob. Pati ang aking mga magulang ay kinalimutan na si Kambal. Papa Dudut, taong 2016, nasa second year college na ako nang in-invite ako sa isang youth fellowship. Noong nakilala ko naman si Jelay at kasalukuyang kumukuha ng kursong civil engineering. Siyempre bilang lalaki ay nagpakilala at hiningi ko ang cellphone number niya. Nung una ay kuya ang tawag niya sa akin. Huwag ka na magkuya sa akin. Diyan na lang, ang sabi ko. Noon, Papa Dudut, ay naging close kami ni Jelay hanggang sa August 2016 ay niligawan ko siya at sinagot naman ako. Nung una ay nagulat ako dahil kaibigan lang ang kanyang pakilala sa akin sa mga kaibigan niya. Pero binali, wala ko na lamang ito. Agad ko namang pinakilala kina Mama at Papa, naging close ni Jelay ang aking kapatid at mga magulang. Si Jelay, Papa Dudut, ay nag-aral noon sa Leyte at nag-aral ng high school sa Sebalum, Antique at kumuha ng kursong civil engineering sa isang sikat na engineering school. Kung saan ay doon din ako nag-aaral ng kursong computer education. Si Jelay ay nagpupunta ng bahay tuwing walang pasok at vacant time. Doon ay mas naging malapit sila ng aking ate, bunsong kapatid at mga magulang. Nagatan pa nga sa akin sa ika-21st birthday ko noong September 26 si Jelay. Papa Dudut, masaya kami ni Jelay. Siya kasi ang klase ng babae na ayon ng public display. Pero sweet sa private kapag kaming dalawa lamang. Puno kami ng pangarap sa buhay. Ang sabi ko sa kanya ay, mahal, sana tayo hanggang sa huli. Future engineer at future teacher. Puro lang masayang alaala, Papa Dudut. April 27, noong siya ay nag-decide na tumira sa bahay dahil nasasakal na ito sa lolo niya na isang retired police. Namalagi sa bahay si Jelay dahil siya ay nag-summer class at ako naman ay nag-OJT sa mga panahon na yon. Si Mana Santa noon,
Noong taong ding yon ay dinala ko si Jelay sa Bacolod sa side ni Papa upang ipakilala ko at syempre naging close sila ng pinsang ko na engineering din kasi pareha sila. At doon ko din pinakilala si Jelay kay Tito na nagpapaaral sa akin nung umuwi si Tito mula sa Amerika para magbakasyon. Ang sabi ni Tito sa akin ay huwag mo nang pakawalan pamangkin. Maganda na at morena. Natawa na lamang ako sa naging tugon ni Tito. Karaniwan nangyayari sa magkarelasyon ay hindi maiiwasan ang away bate. Aminado ako papadudod na suplado ako pero mahal ko si Jelay. Hanggang sa natapos ang kanyang 2-month summer class at nag-decide na siya na mag-boarding house kaya sinang-ayunan ko naman. Mula noon papadudod ay may nagbago na. Hindi siya nagde-text or call or dumadalaw ng bahay. Hanggang sa lumipas ang isang taon ng aming relasyon. At nag-last dinner pa kami noong August 31, 2017. Birthday ni Papa. Pinipilit naming ayusin ang away-bati naming relasyon. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagparamdam. Hanggang November 2017. Ilang buwan na siyang walang paramdam sa akin. Hanggang sa nainip ako at tinanong ko kung ano ang plano niya sa relasyon namin. Kung ayaw mo na, Je, sabihin mo lang kasi mukhang tanga na ako naghihintay. Wala ka man lang text or call? Mula noon, Papa Dudut ay naghiwalay at tinapos na namin ang aming relasyon sa loob ng 1 taon at 3 buwan. Mahirap, Papa Dudut, may time na hindi ako makakain. Mahirap palang makarecover sa taong minahal mo. Na-extend ako ng 1 taon at umabot sa 5 taon ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kahit na ako ay nag-summer class noong 2018 ay wala pa rin ako sa focus. 2018 papadudot noong mag-decide ang aking ate na mag-work abroad sa bansang Jordan sa Middle East. Doon nga ay nangarap si ate na iahon kami sa hirap. January 2019 noong nagsimula ako papadudot sa practice teaching. Ito ay part ng curriculum na under sa kursong kinukuha ko. Noong una ay mahirap dahil wala talaga sa bukabularyo ko ang maging isang guro. Bilang student teacher ay binigyan ako ng aking teacher superior ng 3 sections. Noong una nahirapan ako, pero nakasanayan ko din. Isang grade 7, grade 8 at grade 10 na sections. Makukulit sila papadudot at nakikita ko ang aking sarili noong high school. Kung paano sumasakit ang lalamunan ng aking mga guro sa kakasigaw. Pero masaya ako dahil mga fast learner sila at naging close ko ang ibang estudyante ko. Challenging pero masaya ang pagiging student teacher, Papa Dudut. Gagawa ka pa ng lesson plan, check attendance, exams, quiz at ilelecture mo pa sa kanila. Pero kahit na ganoon ay masaya ang daily routine ng aking pagiging student teacher. Lagi ko silang pinapangaralan na mag-aral ng mabuti. March 30, 2019. Masayang araw yon, Papa Dudut, dahil pagkatapos ng 5 taon na pagtitiis, pagsubok at struggle ay nagtapos ako ng kolehiyo. Masaya ang aking mga magulang. Pagkatapos ng graduation ay nag-review ako para sa board exam, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ay hindi ako nakapasa. Ngunit nananatiling positibo sa buhay. February 2019, isang pangyayari ang bumago sa relasyon namin ng aking kakambal at sa mga magulang ko. Isang post kasi sa Facebook tungkol sa aking kakambal ang nabasa namin. Siya ay pinagbintangan na scammer ng load. Lahat kami ay nag-alala sa kanyang kalagayan at sitwasyon. Ang bait talaga ng Diyos dahil gumawa siya ng paraan upang ma-reconcile ang aming pamilya. Dahil doon ay bumalik ang pagmamahalan at pagpapatawad. Dahil doon ay tinulungan namin ang aming kakambal na harapin ang challenge sa buhay niya. Hanggang sa naipanalo ang kaso at walang katotohanan ang mga paratang sa kanya. July 2019 noong pinanganak ang unang baby boy na anak ng aking kakambal. Masaya sila, mama at papa, dahil meron na silang cute na apo. Siyempre kami din dahil unang pamangkin. Netong 2020, isang masamang balita naman ang aming natanggap. Dahil namatay ang 2nd kapatid ni mama. Ito raw ay na cardiac arrest
Super close yun ni Mama. Papa Dudut, sa ngayon ay doon pa din si ate sa bansang Jordan sa Middle East at nakaplano ng aming new house construction sa tulong na rin ng aking kakambal. Sa kasalukuyan, ako po ay nagtatrabaho sa Kapitolyo at magkasama na kami nila Kambal, Papa Dudut. At isa ko pang pinsan na mataas ang posisyon. Ang aming bunsong kapatid ay graduating na sa grade 12 senior high school. Si Mama naman ay may negosyo na livestock tulad ng baboy, kambing at meron ding bigasan. Kahit single ay masaya pa rin ako, Papa Dudut. Ang mahalaga ay kasama ang pamilya at Panginoon. Kahit wala na kami ni Jelay ay hindi maiwasang mapaisip ako sa kanya dahil naging parte na siya ng aking nakaraan. Kahit humingi ako ng second chance ay wala ng pag-asa. Kaya eto ay tinanggap ko na ng buo at masaya na rin ako para sa kanya. Papa Dudut, sa mga pinagdaanan ko sa buhay ay natutunan ko ng magpatawad sa lahat ng bagay sa mundo. Naniniwala ako na lahat ng iyon ay may dahilan. Pananalig sa Panginoon at kasama ang buong pamilya, ito ay susi po sa pag-unlad sa buhay. Pasensya na kayo ha sa mahabang kwento ng buhay ko at sana po ay mabasa po ninyo at mapakinggan ko din. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Jan Ang. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Stories, Papa Dudut Stories.